Magandang araw po. Katatapos lang po na ikalimang hearing na pala po ito ng Kongreso tungkol sa usapin ng Meralco sa pagtaas ng kanilang paniningil ng kuryente nitong ECQ, GCQ. Pero bago po tayo mapunta sa usaping iyan, gusto ko po pong magpasalamat sa aking kinokonsiderang mentor sa YouTube na si Kuya Romlo. You can visit his vlog, the channel, the Channel 1. And then also, My Barrio, My Mundo. Ito po sila. Maraming salamat po, Kuya Romlo. I do hope that we'll be able to meet someday, sometime, somewhere. Okay po. Sige po. Thank you. Yan po ay pag-usapan natin ang main event or main topic natin dito sa vlog kong ito, ay tungkol sa Meralco. Nag-umpisa po ito ng halos lampas na ng alauna ng hapon at nagtapos na ito ng mga mag-aalas 7 or alas 6 pasado kasi po magkaiba po ng time zone isang oras lang naman po pero hindi ko po napansin pero gabi na po nung natapos yun. Nakita ko po doon na meron sila mga invited guests, meron din pong mga kongresista. Ang invited guests po ay of course from Meralco, from Department of Energy, from Energy Regulatory Commission, na medyo po nag-isa ng medyo bonggang-bongga. Na nakikita ko nga din po na medyo na yun na shield ang Meralco because of this sangay ng gobyerno natin na DOE and ERC. So, bukod po doon sa mga resource persons na tinatanong nila, andun po yung mga kongresista na pinamumunuan po ni Congressman Jonathan Alvarado, si Kuya Jose po, si Kuya. So, ano po ba yung mga nalaman ko pa dito at nasaksihan ko sa hearing na ito? Bukod po sa ikalima na pala po ito, una po ay ang nasaksihan ko po si Congressman Dan Fernandez. Talaga pong gumawa po siya ng kanyang homework na ang tawag po sa kanya ni Kuya, kung Kuya ay si Einstein. Bumilib po ako sa kanya at dinagdagan niya po ang paniniwala ko sa 18th Congress natin. Talaga pong bawat isa sa kanila ay ginawa nila ang kanilang makakaya para maging boses ng mamamayan. Pangalawa po ay nalaman ko yung mga different kinds of energies na ginagamit ng Meralco. Nalaman ko din po at natutunan ko din po na ito lang po yung mga tumatak sa aking isipan at kalooban na ang una po ay may mga 50,000 po na complaints na natanggap ang ERC tungkol sa Meralco. Tinanong nga po nila na ganito na pala kalaki ang complaints. Would this require an investigation? And then they said yes. And then parang hinintay pa nila ang Kongreso para matanong sila tungkol sa usaping ito. At nalaman ko po na may sobrang binayad ang taong bayan na 50 billion pesos sa Meralco. At hindi ko po alam kung ano pong mangyayari doon sa 50 billion na yon. At of course po, ang mga tanong ni Congressman Barsaga, idol ko po yan, I love you Congressman Barsaga. Actually, siya yung aking crush, si Kong. With regard to that, ang dami niyang naitanong na mas nagugustuhan ko po itong 18th Congress na to kasi mas naiintindihan ko po ang mga tanong nila at mga bagay-bagay katulad ng WACC, ano ba yung mga WACC na yon, ano ba yung klaseng mga energy fuel, komputasyon ng kilowatts. Ang sinasabi nila is per kilowatt ay 1 peso and 38. Na may nga nagre-reklamo na nakikita ko po sa comment section na parang nung kino-compute nila ay mga 5 pesos per kilowatt hour or something. So, nalaman ko din po na hindi po nila nilagay sa kanilang mga resibo na pinakita at paniningil ay ito ay estimate
na tinatanong nga po nila na ng mga kongresista na bakit hindi nyo nilagay na estimate ito kasi nga ECQ walang mga readers na pupunta. At kay Congressman Marcoleta nga po ay nakita niya na wala siyang nakita na nagbabasa ng kanilang mga readings. Na tumawag nga din po ako sa mga magulang ko sa Pinas na tinanong ko nga na wala din silang nakikitang nagre-reading na. Ang sabi nga din sa mga comment section na sinasabi ng mga taong bayan ay hocus-pocus na minagic or tansya-tansya na lang. Pero grabe po ang tansya, yung iba po ay triple, doble or triple ang singal sa kanila. At ito po, madami pa po palang hindi nakakaalam sa atin, kasama po ako doon, na ang senior citizens po pala ay may 5% discount sa Meralco. Ang una lang, di nga nila, tinanong po to ni Congressman Datul, na pinakita niya mismo, ang diniscuss niya yung naka-stipulate doon sa kanyang resibo, bill, sa kanyang bill na 9,000, naglalaro lang 9,000 to 10,000, tapos biglang naging 27,000 ang kanyang bill. Na hindi naman din siya pong nakikitang nagre-read ng kanilang metro. So, isa pong, napakalaki pong katanungan yun na nakita ko nga sa comment section na, bakit hindi namin alam yan? Tapos nung tinatanong na, ano ba to, paano ka pa makakapag-avail? Kasi matagal nang batas ang 5% discount sa mga senior citizen na hindi naman pinapatupad, na tinawagan ko din po ang aking tatay na hindi nga po talaga nila, hindi naman, may inkling sila na alam nila may batas, pero alam niyo, nung tinanong nga po paano ka makaka-avail ng 5% na yon? May application ka bang form na pi-fill outan? May pupuntahan ka ba? Ano ba yung konsumo mo para maka-avail ka ng 5% na yon? May unang babae na nagsabi na parang around 100 or 50 to 1 to 200 kilowatts per hour. Tapos po sinabi po ng Meralco is hanggang 100 kilowatts per hour. So, sa kanila mismo din po ay iba-iba na, pinagpasapasahan na si Congressman Datul, ano po yung gagawin niya na nakakalito. Imagine ninyo po isang senior citizen na halimbawa po ay pagpasapasahan mo, anong pupuntahan, nakakalito po yun. Kaya ang ibang senior citizen ay magbabayad na lang para hindi na lang nakakaano ng oras nila. So, maganda pong usipin at bantayan or makilahok po sa panunood at sa hearing na ito ng Meralco. Bukod pa po dito, nalaman ko po na meron pa pong pinasa ang isang koalisyon noong 2017 pa sa Korte Suprema. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po nabibigyan pansin or tinutugunan ng Meralco. Mas maganda po ay subaybayan po natin ang kanilang hearing, at kung meron pong hindi kayo nakapagsubaybay ay makikita po ito, pwede nyo pong i-replay ito sa Facebook page ng House of Representatives, or meron pa pong mga news outfits or media outfits na nagko-cover po nito, pwede nyo pong sa YouTube, pwede nyo pong i-replay ito. Hindi pa po tapos ang usapan sa Meralco. Madami pa pong mga tanong ang gustong, alam mo kasi po yung may system loss. Yung system loss na yun, yung mga ninanakaw na kuryente, sinisingil po sa ating mga taong bayan. Ano po ba yung ginagawa nila para po masupil at mahuli itong mga nagja-jumper? Kasi po, ang nangyayari, hindi sila nagiging vigilant doon sa mga nagnanakaw ng kuryente, kasi eventually, isisingin naman namin ito sa ibang tao. So, yun po yung na system loss dyan, may mga margins pa po, na kung sakasakali po ba, at may programa din po ang Meralco about yung for the poorest of the poor. Kung maaari lang po siguro i-avail nila or tignan nila kung paano nila mapapa
mababawasan itong singil sa kuryente. Napapabilib po talaga ako sa 18th Congress, sa ating mga kongresista. Bukod pa po doon sa mga na tatandaan ko, ay ito pa po yung EPIR law. EPIR law was passed 20 years ago na nagsasabi po na mas mapapababa nila ang singil ng kuryente. Pero hanggang po ngayong panahon na to, ay mataas pa rin po ang singil ng kuryente. Napakalalim na talakayan din po ang Meralco dahil wala na po tayong ibang pinagkukunan sa amin po sa Maynila, na ang pinagkukunan lang po talaga ng kuryente ay ang Meralco. Maaari pong mag-solar energy. Kaso po, yung mga magulang ko po ay hindi pa po acquainted sa mga bagong bagay na yan. At ang alam po nila ay ang Meralco pa rin. So, all the best po sa Meralco, sa ating mga kongresista. Maraming salamat po sa mga kababayan ko, sa mga kapwa mamamayan kong Pilipino na patuloy pong nagbabantay sa usaping ito. Sana po ay lawakan din natin ang pag-iisip natin, kasi yun nga yung naisip na sabi kanina ni Congressman Mike Defensor na 55% ng sinisingil ng Meralco sa atin is coming from, or yun yung pinambabayad nila sa pagbili ng enerhiya tulad ng coal at iba pang bagay para mapatakbo ang kanilang mga planta. So, may mga question din po na yung mga nagpapatakbo ng mga power plant nila, tapos yung mga kontrata nila na naitanong po, napahaginga na po kanina, na makinig po tayo kung ano po ang magiging kahinatnan ng usaping ito. All the best po para sa ating lahat. Sana po ay bumaba na rin po ang kuryente. At natutuwa din naman po ako sa Meralco. At nakikita ko po na kanina po ay they have this post na saan mo marirefund yung pera mo. Sa if ever yung refund mo is more than 10,000 or less than 10,000. So, and they are amenable and amicable naman po para maging makipagtulungan po sila sa ating mamamayan at sa mga representatives natin. With that, maraming salamat po at magtipid pa rin po tayo ng kuryente.